ibibigay ako ng halimbawa ng isang motor kung bakit ba kailangan natin siyang gamitan ng dekalidad, magandang klase ng langis. Meron din na lang tricycle dito mga kausay, hindi siya humahatak, wala na raw hatak yung kanyang makina. Galit na yung makina pero walang hatak yung motor. So isa lang ibig sabihin niya mga kausay, meron siyang problema sa kanyang clutch assembly. Yan ang nagiging sanhi o dahilan kapag ang ating mga ginagamit na motor, lalo na kung pambiyahe natin, yung mga ginagamit natin mga tricycle sa pagpasada, at saka doon sa mga delivery rider natin ginagamit sa mga malayuan at saka biyahe na pang matagalan. So dito mga kausay, kailangan natin talagang gumamit, sabihin na natin na medyo mahal na langis, kasi yun talaga yung magiging cost kapag gumamit tayo nun. Medyo mahal, may presyo, pero ang feedback sa atin nun, sa ating mga motor kausay, siya madaling mag-init, tapos yung kanyang clutch lining hindi siya napuputput agad, katulad nga nitong gagawin natin na to, na talagang ipapakita ko sa inyo yung klase ng langis na nakuha natin sa makina ng motor na to. So ito na nga mga kausay, ipapakita ko yung video sa inyo. Oh my gulay mga kausay, at ito na nga ang ating gagawin ngayon, ang TMX Supremo. Tinanggalan ko siya ng langis mga kausay, tapos ito ang ating nakuha. Ayan, para siyang tubig na galing sa kanal. Ang dami niyang burak mga kausay. Malapot, para na siyang asfalto. Pero ito mga kausay, no, aayusin natin to. Kasi ang problema dito mga kausay, yung kanyang hatak. Nawala ang hatak ng kanyang motor. Bakit nawala ang hatak? Ang problema nito mga kausay, no, ay dito sa kanyang clutch assembly. Papalitan natin siya ng clutch lining mga kausay. At meron na nga dinala dito sa atin, original na clutch Honda Supremo. Ayan, ito ang ating ipapalit sa kanya. Ito mga kausay, tatanggalin ko yung kanyang cover, no, para makita natin kung ano bang laman ng loob at bakit ganun ang kulay ng kanyang langis. Dapat mga kausay, kapag gagamit tayo ng langis, yung pinakamaganda na, lalo na kapag ganitong pambiyahe. Ayan, so wala tayo ngayong videographer at talagang absent, nasa bakasyon si Iti Kalikot, walang tagakuha, kaya nakabody cam muna tayo. At ito ang hassle ngayon mga kausay, no, hindi natin tatanggalin ang kanyang sidecar. Kayang-kaya naman natin diskartehan to kahit may sidecar. Okay, at ating kakalasin na ang kanyang cover. Ay, nangko po. Nangko po, ano nangyari? Yan, mga kausay, oh. Wow! Ang daming corrosion. Sinyalis to na nagbanto, mga kausay, binantuan. O nagdagdag ng langis. Tapos, ang unang langis na ginamit dito, mga kausay, ay mababa ang viscosity. Ayan, oh, makikita natin. So hindi lang lining ang tinamaan ni dito mga kausay, no. Kasi ang mababang viscosity ng langis kapag ginamit mo, hindi lang clutch lining yung masisira niya kapag umiinit ang ating makina. Ayan. So may mga napudpud pa dito at ating tatanggalin ng kanyang clutch assembly. Tapos ito lilinisin ko mga kausay. So buti na lang hindi nasira yung gasket. Gasket maker lang ating ilalagay dito mamaya kapag ating ibinalik. Napakarumi mga kausay, oh. Ito ang iwasan natin sa ating mga motor, ang magpabaya sa paggamit at saka sa konsumo na langis mga kausay. Huwag tayong gumamit talaga ng mababang klase. Kailangan maayos yung ating ginagamit na langis.
Pasok muna natin mga kusay at ating kakalasin ang kanyang clutch assembly. Kuha muna tayo ng tools. Paano nga pala natin makakalas yung wala tayong tools? Ayan. Doon tayo mahirapan mga kusay sa pagtanggal ng kanyang ano, ng kanyang oil pump. Kasi yung aking power tools baka hindi magkasya dito kasi tutuko doon sa gilid ng sa siding ng sidecar. Ating kakalasin muna ito isa-isa. May tansyado ko mga kausay yung pressure plate nito, may tama. May damage 'yon kasi talagang putik na. Marami ako nakukuhang corrosion na para siyang lupa na. Hindi na siya normal na galing lang sa clutch lining. Iyan. Iyan. Halika nga, i-neutral mo nga to. I-neutral mo. Mahirap magpalit kapag ganito yung motor mga kausay. Kapag may sidecar. Hindi ka pares na mga Barako 175. Kahit may sidecar yon, madali siyang palitan ng clutch lining. Kasi walang tumutukod na katulad nitong sa gilid niya itong oil pump. Wala siyang ganyan. Napadali lang kapalitan nun kumpara dito sa TMX Supremo. TMX 125 na yung bagong modelo ngayon, ganito din. Sandaan na lang yan. Sandaan na lang. Ito na mga kausay yung kanya clutch lining. Hindi naman siya totally pudpud, gamit lang talaga. So ang tunay na problema dyan, kaya hindi siya humahatak na maayos ito. Yung kanyang pressure plate pudpud na. Dalawa yan mga kausay, yung clutch holder din niya pudpud na yan. So yan ating papalitan, no? So ito naman ang kanyang clutch lining, medyo okay pa, pero isasabay na natin yung dinalang bago dito. Ikakabit na rin natin ang sabayan para wala na tayong maging problema pa. Ito mga kausay, oh, hita natin dito. Pudpud na yung ilalim niya, parang napakatalim na. Ayan, oh. Tsaka kahit anong lining at tsaka bagong, kahit bagong lining yung ikabit dito, ganun at ganun pa rin, hindi siya hahatak. Dahil nga itong kanyang pressure plate, wala na. Ayan, oh, matalas na yung gilid niya. Ito ang dahilan nito mga kausay, yung langis. Sa langis yan. Ayan, oh. Kapag gumamit ka kasi ng langis na yung mabilis mag-init ang makina, oh. Ganyan talaga mangyayari. Ito, pudpud na siya, oh. Tapos may pagkakataon pa to mga kausay, siguro mga dalawang beses na bantuan to ng langis. Ito yung bago na ikakabit natin, ayun, makapal ka husay. Ganyan ang hindi ka pares nito, ayan o, manipis. Pudpud, tapos matalim yung gilid. Ito yung kabila. Ito yung luma, ayan. Malaki pagkakaiba nila. So papalitan natin, lilinisin natin tong gilid bago natin siya ibalik din sa kanyang makina. At eto, papalitan ko na kanyang clutch lining. Pero bago yan, lalagyan ko muna siya ng langis para madulas. Ayan. Ito ang pinaka-importante mga kahusay. Dapat lagi may langis ang ating clutch lining bago natin kabit sa kanyang clutch housing. May napansin ako doon sa motor niya mga kahusay, no? Maraming tagas yung kanya mga oil seal. Halos lahat ng oil seal niya may tagas. So isa lang ibig sabihin niya mga kahusay. Isang dahilan din ng pagbabawas ng langis natin yung mga tagas sa ating oil seal. Meron ako mga previous video tungkol dyan sa oil seal mga kausay, no? Para maiwasan natin ang pagbabawas ng langis ng ating mga ginagamit na motor. So ito ating isasalansa ng kanyang clutch lining at tsaka kanyang clutch plate. Ayan.
pahatake natin ng 300 to mga kausay. Joke lang. Pagandahin natin ang hatak para na maging maayos ang kanyang takbo at makabiyahe ng muli. Ang motor na to mga kausay, wala pa tong 5 years sa pagkakaalam ko. Para mga 4 years pa lang yata tong motor na to. Ang ingay ng sound si Idol Vocals. Tayo ay makaka-copyright. Magkukwento pa ito maya maya. Tira. Ayun o, matak eh. Shout na lang kayo pag ganon. Alam mo, ginawa ko ano. Ngayon, di ba, ang usapan, pati ko. Hindi, di ba? Di ba, na-miss ako? Na, si Dalisay, nawala pa. Wala. Yan, ating lilinisan muna ito mga kausay. Tapos, lalagyan natin siya ng liquid gasket para may balikan natin doon sa kanyang engine sa makina. Ayan. Ayan, at ating naikabit na ang kanyang clutch assembly. Medyo maingay nga lang yung sound sieve vocals. So, cover na lang mga kausay. Medyo na-refresh natin itong kanyang panggilid. At ibabalikan natin yung kanyang cover para ating masubukan, ma-test drive natin bago natin ibigay sa ating customer. Mga kausay, no, hindi ko na siya nakuna ng actual na takbo, pero na-test drive ko naman bago ay binigay sa mayari. So ngayon naman ayun doon na, bumabiyahe na yung kanyang motor, no. So naayos na natin. Hindi ko alam siya nakuna kasi maraming dumating na customer na kasunod niya. Hindi ko na siya nakuna. Nalobat pa yung ating action cam. So wala naman akong videographer kasi wala si Iti kalikot. At ayun na nga, no, mga kausay, yun na nga yung payo ko. Gumamit tayo palagi ng maganda langis sa ating mga motor, lalo na kung pang-araw-araw natin ginagamit sa ating hanap buhay, para maiwasan natin yung pagkasira ng ating makina. So yan na palagi ko sinasabi, no. Napaka-importante yan mga kausay, branded man o hindi. Napaka-importante ng langis, trabaho ng langis sa ating makina. Siya yung naglilinis, nagpapalamig, gumamit tayo ng tamang langis. Ayan mga kausay. So marami naman dyan na magagandang klase ng langis. Magtanong lang tayo sa mga motor shop o sa meron tayong mga sariling mekaniko. Tanungin natin sila kung ano ba yung magandang gamitin. So para sa akin, mas maganda yung mga American brand. Kung hindi man yun, nandyan yung ibang branded na langis. So hanggang dito lang ulit mga kausay, no. Salamat sa ating mga taga-subaybayan, sa ating mga bagong subscriber. So hanggang dito lang ulit. At see you sa next vlog natin. Medyo hindi ako nakakapag-vlog ngayon kasi inayos ko pa yung na-freeze na naman yung aking revenue. Hindi ko alam ba't na-freeze. Tapos pag nare-report ko naman siya, nagiging okay naman. So hanggang dito lang ulit mga kausay. See you sa next vlog.